Tara, pupuntahan naman natin ngayon yung mga tinatanim. Wow! Tara, doon tayo kay Papa. Yeah, pupuntahan natin ngayon yung mga tanim ni Papa dito na kung ano-ano. Okra ata to or talong. Ayun, ano bang tawag dito? Okra talong? Okra. Ito yung mga okra. Pakita natin yung mga okra. Okrang talong. Okrang mga tanim ni Papa. Tapos, may tubo na ba? Ayun, maliit lang yung tubo niya. Maliit pa lang sa ngayon. Okay. Tapos, ito naman, ang damo-damo dito. Tapos, ito. Anong tawag dito? Malunggay. Malunggay, menggay, malunggay. Ngayon, puntaan muna natin si Ate Sel bago ang lahat, bago magkalimutan. Chichikahin muna natin si Ate Maricel na talaga namang busy-busy. Talagang hindi na siya namamansin, iba din. Uy, tara dito din yan lang sumama mo ako. Tisela, sana sa leleklek. Wala kasi magkakamera sa akin kanina. So ngayon, anong na ginagawa mo dyan? Parang kung kailan lang daw may camera, totoo ba yung chismis? Kung kailan daw may camera, saka ka lang daw nagtatabas? Oy, excuse me. Kahit walang camera, nagtatabas ako, tayo makitang kita ebidensya. Ayan, tinabas ko, pakitingin niya, oh. Oh, ang dami kong tinabas. Nasaan? Oh, yan, tinabas ko yan sa kanya nandoon. Kaya kung sasabihin, ano lang nga, pakitang gilis, ang dami dumi-dumi na. Atisan, pakita mo daw sa camera kung nasa yung mga ginawa mo daw. Ganito po, ang step ng pagtatabas. Pag-step, ha? Hawakan mo, tanda mo. Wala na, Papa. Yan, ha? Tapos? Siyempre, pag natabasan mo na, siyempre, tatanggalin mo na yung damo. Mm. Kasi, para mamaya. So, medyo malayo kami kasi baka mahalabas yan mo kami. Kaya itong sitaw nito. Kasi masyado madamo. Pakita mo yung sitaw. Okay mo. Ito na nangyayari sa sitaw. O, ano nangyari? Na ginagugulang na sa kainan ng mga insekto. Ito yung mga sitaw. Ayan, mga sitaw. Hahaba niya, no? Hahaba. Nakita ba sa camera? Yes. Yan. O, yan ang mga sitaw ngayon. Bakit ganyan? Sa mga banig? Diba? Ito ngayon ang mga sitaw. Yung pinaghirapan, dati, buto lang. Ngayon, dahon na lang. Ano pa rin naman yan? Ano yan, Tisel? Ang paghahalabas para magandang ano lang halaman. Para saan daw ba yung halabas na yan? Parang di naman nakakatulong daw. Hindi, nakakatulong yan kasi yung mga insekto. Pinagre-react lang kito. Yung mga insekto kasi, inaano kasi ng mga halaman, kinakaan ng mga dahon. Pati bunga, kinakain. Ito mo yung dahon ng mga sitaw. Kinakain ng mga insekto kasi maraming damo, mataas na yung damo. Ang bilis niyang tumubo kasi umuulan. Hapong-hapon na ang matanda. Ito mo nangyari sa mga ampalaya. Okay lang naman daw. Hindi, ang ampalaya kasi. Ba't hinahapo ka? Hinahapo ako. Grabe. Pag matanda tagang hirap na maghalaman. Okay. Itong ampalaya, ito mo nangyari sa ampalaya. O, ba't naman binabalutan eh, hindi naman daw ano? Hindi kaya binabalutan kasi ang mga insekto, binubutas itong mga bunga. Tapos? Kaya kailangan balutan siya para ang insekto, hindi makadapos sa loob ng ano. Yes. Kasi, kala mo siya buo. Pero yung loob, bulok na. Kinakain. Timon, dami. Ituro mo doon sa mga ampalaya. Nandun ang ampalaya. Ito, ipapakita ni Ate Sel yung mga ampalaya niya. Hindi kami. Ipapakita namin yung mga ampalaya niya habang siya ay nagtatanim, nagtatabas. Nalilito na rin po ako, mga kaibigan. So, ito. Anong tawag dito, Ate Sel? Ampalaya na may bulaklak. Yan. Bulaklak pa lang yan. Tapos yung iba naman, may mga bunga na. So, yung mga nakikita niyong plastic dito. Yung mga nakikita niyo yung plastic dito, yun yung mga nilagyan na, yun yung mga bunga na nilagyan ng plastic para hindi siya masira ng hayop ng mga insekto. Kaya nilagyan, medyo mahirap yung position namin dito. Ang baba. Ang ganda po ng pagkakakonstruct. Tamang-tama po. Ang ganda ng pagkakakonstruct ng mga halamanan ng inyong ating Maricel. Maricel, may mga nagtatanong kung pwede daw ba na ipamigay ulit kagaya ng unang vlog. Ano masasabi mo? Ay! Sa hirap talaga, sa hirap ng panahon, sa hirap ng buhay, masasabi ko, maganda magtanim kayo. Kasi yung pinaghirapan nyo, eto na sila. Diba, ang daming bunga. Oo nga, ang daming bunga, Tisel. Tapos may saluyot. Maganda sa katawan itong saluyot. Ate Sel, ano ba yan? Pambenta ba yan? Pambenta ba yung mga tinatanim mo na yan? Balag pa more. Kasi naman, ang laki-laki namin, pinasuot mo kami dito. Ito yung sinasabi sa inyo. Ito nangyayari, kinakain ng insekto yung mga dahon. Ito po yung saluyot, kinain ng insekto. Bigyan na nga natin na award. Nakabalot. Kasi akala naman namin, parang iuulam na siya. Para hindi kainin ng mga insekto. Tapos, kung masustansya daw ba talaga yan? Kasi ang marami nagtatanong. Saluyot, maganda sa katawan talaga. To kaya lang na kinain ng mga insekto, you know? Tumatakbo yung mga insekto. Pero pwede pang kainin din yan kahit may konting kagat ng insekto. Ay, hindi na. Kainin mo yung okay pa.
Bakit? Yan ang insekto. Tingnan natin yung insekto. Pero yan kapag may insekto, ibig sabihin... Yan ang kumakain ng mga halaan natin. Pananim. Di ba pag may insekto, ibig sabihin, ano yung pananim mo talagang organic? Kaya kailangan mo siyang linisin. Kasi pag malinis, walang insektong lalapit. Kaya mapapayo ko sa inyo, kung gusto nyong kumain ng sariwang gulay, eto siya. Magtanim. Hindi yung papunta-punta kayo... Lakwacha dito, punta sa san-san lugar. Alam mo, sa panahon nito, epidemia po tayo. COVID-19. COVID. O, sige na. COVID, o ganyan, COVID. Kailangan pagpunta sa bukit magtanim. So, yung mga bakanting lupa sa... At ano, limot to sa likod. Sa kapaligiran nyo, yan mga bakante. Kung pwede, magtanim kayo. Kahit malam sa paso. Kasi may safe ng buhay. Ay, rayo, nangangatin ako. Huwag puro lakwacha ang isipin nyo. ML? ML! Nakakasira ng natin yan. Kailangan gumawa kayo ng paraan. Para? Para kahit paano makatulong tayo sa magulang ninyo. Magulang ninyo, di ba? Tiyo mo, ang sesaya na makakuha ka ng gatok kasariwang ampalaya. Tama, sariwang. Ano matawag nito? Nakalimutan ko ba sa ano to sa paksi? Nakalimutan ko yung pangalan. Siguro sa mga maasim iba. Ata, maasim ba to? Tito? Maasim to bagay na siya. Maasim daw siya pag maasim to. Kapag nilagay sa isla magpapakuso paksi, ito ang magandang ilapag. O di ba? May gulay na kayo, may maasim pa. At may bulaklak pa siyang pa-violet na ganyan. Oh, ang ganda niya. Yan ang ganda namin, diba? Yan. Yan, ang ganda-ganda niyan. May pa-violet pang ganyan. Violet. Oh, so, tama. Ay, ito, lumapit ka. O sige, pwede nyo makita. Ayun, yan ang talong. Binabalutan din ng plastic para hindi rin lapitan ng insekto. Oh. Kasi maraming insekto dito. Yan na. Kagayin nito. Kagayin nito. Hindi siya nabalutan. Ito, hindi nabalutan. Inano ng insekto. Nakita mo ba? Yan, kita naman. Yan. Okay. Yan, okay lang. Tapos, kasi ipakita mo kung paano pitasin. Kasi maraming ano hindi alam kung paano pitasin ng okra. Napakahirap kaya. Sabi mo ng talent ko dito. Ito talaga po, Mi. Ito po, Mi. 1, 2, 3. Yes naman, ang galing. Galing-galing talaga ng Ate Mari. Yes, lumaki na yung mga okra. Nung unang punta natin dito, maliliit pa itong mga okra ni Ate Sel. Pero ngayon, malalaki na siya. Kaya, ito na po siya. Yan. Ito ang okra. Diba? Dati, malinggit lang siya ngayon. Heto na siya, napapakanabangan. Pwede na kayo magluto ng pinakbet. At sa magkano daw yan, marami nagtatanong kasi. Ay, nako. Kung ibibenta niya. Kasi nung nakaraang vlog namin, pinapamigay niya po. Ngayon po, binabawi na niya. So, tatanong natin kung magkano po ang kada gulay. Sa paumanhin, sa sinabi ko na pinamimigay. Kasi ang hirap po talaga magtanim. Ang hirap kasi nakikita ko. Hindi, may mga nabigyan naman hindi na tayo. Kasi, may nagbigay naman. Doon sa talagang, yung walang time na ano kasi nasa trabaho. Tama. Pero yung may, mas maguti pa ang pumunta kayo sa bakanting lupa ninyo sa paligid-paligid o kundi sa paso, magtanim. At may aanin. Eto na, inaani ko na yung okra. Tama. Diba, yung time. Tapos pagkatapos magtanim, siyempre trabaho-trabaho. Ganun ang obligation talaga. Ayun po si kuya. Diba? Kahit ganyan po siya, nagtatanim para may aanin. Katulad ko, nagtanim ako, may inaanin ako. Ganyan din po si kuya. Parami po siya mga tanim. Ano pong mga tanim nyo dyan? Sitaw, patani, malunggay, talong, at saka kamuting kahoy. Opo. Diba? Nakapag-harvest na po kayo? Minsan. Ay, yung okra lang. Oo, okra lang din. Kasi mabilis po tumubo, ano po. Ayan. Salamat po. Ay na po, hi po kayo. Hi po kayo, si kuya po. Napakasipag po niyan. Talagang hindi yan tagat, yung sabing tatambay-tambay po. Dito po siya sa bukit. So, nandito naman tayo ngayon sa part na to. So, na-interview na nga natin ang kaibigan ni Ate Sel. Oo. Kasi ano, nagtatanim din sila dito. So, marami na siyang naging tanim dito at nakapag-harvest na siya. So, ang una-una niyang na-harvest talaga ay okra. Kasi nga, yung okra mabilis tumubo. At saka, hindi madaling magpatubo, hindi mahirap magpatubo dito sa lupa na to kasi healthy yung lupa dito. Kaya, ayun. So, tapos, banana tree. Sabi ko nga sa, ay, tama ba? O, banana tree kasi sabi ko nga sa inyo, itong lugar namin ay tinawag na Banana Island dahil napakadaming saging dito. Kung saan-saan tumutubo at saka to the point na hindi mo itanim pero ang dami talaga niya tapos sunod-sunod na yung tubo niya kapag halimbawa na ay ang punong yan. Yung punong nakikita nyo dyan, mangga talaga yan, manggang kalabaw. So kapag gusto namin ng manggang kalabaw, pinapaakit lang namin kung sinong gustong umakyat kasi hindi madaling umakyat dyan kasi yung baba niya ilog. So kapag umakyat ka dun sa taas, ang pag
onting apak mo, tapos nag-amali ka ng inapakang sanga, sa ilog ka babagsak. So, para maintindihan nyo na kung bakit dumadami talaga yung bunga ng mangga dito kasi wala talagang makakuha kahit sino, kahit matanda, kasi natatakot nga baka nga malaglag. Kaya ito, ipapakitok sa inyo. So, naglalakad lang tayo ngayon dito. So, ito, guys. Dito kayo aaki. Kung kukuha ka ng mangga dito, masarap naman yung mangga dito. Kaso lang, ito ang susuungin mong kapahamakan. Ipapakita ko sa inyo. So, pag akit mo dyan, ayan, naakit ka dyan. Siyempre, nandiyan yung bunga sa taas. So, ito, tinan nyo kung gaano kataas yung babagsakan nyo. Doble-doble ang taas na babagsakan nyo. Ipakita mo yung ilid. Ayan, napakataas po ng babagsakan nyo. Tapos, itutok mo dyan sa ano. Ayan. Thank you for watching these videos and don't forget to subscribe to my YouTube channel, Micah Ismael, and click the notification bell. And see you in the next video. Bye!